Nararamdaman mo na yung init ng Espiritu ng Diyos. Okay? At so walang pagkatagal, at ating pong ano sir? Okay, lock mo na yung president. Punta po kayo kay sa likod. Lock mo na yung president. Okay, Gian? Gian, noche. Okay, so without any further delay, at masyado ng delay, we'd like to call our pastor in Lipan. Let's clap our hands to the Lord Church. Ignacio Garnet, Pastor Sarte. Home, Sarte. Everybody say praise the Lord. So, nasa lahat, nais ko pong pasalamatan ang youth department sa pagtitiwala na ako po ay pagtuloy sa inyo. Ang aking pong topic, mga kapatid, ay patungkol sa baptism. Okay, alam ko pong mayroong mga ilang bago dito at mayroong iba naman na datihan na. So, ngayong umaga, mga kapatid, ay ating pong tatalakayin. Ano po ba talaga ang essence ng baptism? But before that, let's open our Bible in a very familiar verse, which is also about baptism, Mark chapter 16, verse 16. Saklat po ng Marcos, kapitulo 16, talatang 16. Amen. Ang sabi po rito, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Let's all pray, Lord Jesus, sa lahat ng kaburihan, ang kaluwalhatian, dalangin po namin, Panginoon, sa amin po, Panginoon, pag-aaral ng iyong mga salita, bigyan mo ang bawat isa ng malinis na puso, mapagtanggap na kaisipan, buksan mo, Panginoon, hallelujah, ang spiritual na pangunawa ng bawat isa upang, O Diyos, ang mga salita mo na aming tatalakayin, Panginoon, ay malayong mananahan at itibo sa kanilang mga buhay. Lord, give them an anointed ears, O God. Give them, Lord Jesus, the spirit of understanding. Lord, I pray that the spirit of revelation be upon us, O God. At i-anoint mo rin, Panginoon, ang iyong paglingkod na magtuturo ng iyong mga salita. Gamitin mo, O Panginoon, sa pagpapahayag na ito, Panginoon, na maihayag ko, Lord God, ang mensaheng nais mong iparating sa mga kabataan narito. Lord, sa iyong lahat ng papuri, ang kaluwalhatian, in the name of Jesus, everybody say amen. Praise the Lord. Kamayan po natin ang ating katabi. At tayo po ay makakalpuna. Hindi po lahat ng bautismo ay totoo, no? Kayo ba ay nakatitiyak na yung bautismo inyong natanggap ay totoo? Siguraduhin nyo lang, mga kapatid, na totoo yan sapagkat napakahalaga ng bautismo pagdating sa ating kaligtasan. But true baptism, mga kapatid, no, ay sumusunod naman, baptism follows kapag ka ang isang tao, mga kapatid, ay nakarinig ng ebanghelyo at sinampalatayanan ito. No? Baptism will never occur unless a person hears the gospel, unless a person believes what the gospel has said. No? Ito po ay nangyayari lamang, ang bautismo, ang tunay na bautismo, ay nangyayari lamang kapag ang isang tao'y handang tumanggap. He is ready to accept and he is ready to suffer all na darating sa kanyang buhay at sa kung anumang nakalaan sa kanya galing sa Diyos. Sapagkat, mga kapatid, maraming nagpapabautismo, hindi nila nakandapan kung ano talaga yung essence ng baptism. Bakit? Sapagkat sila'y nakayag lang, sila'y naaya lang, sila'y napagaya lang dahil andun yung barkada niya o kaibigan niya, mga kapatid, kaya sila ay napasama doon. Kaya't, mga kapatid, although they have been baptized,
sila ay naiubog sa tubig, mga kapatid. They have been baptized in the name of Jesus, and yet true baptism ay talagang hindi nag-occur sa kanilang buhay. Why? Because there is no acceptance. Ang kanilang puso dapat ay nakahanda, mga kapatid, no? Na ano, natalikuran ang lahat sa mundong ito. If you have been baptized, you must be willing to forsake everything in this world at tanggapin yung palatandaan ng bautismo. Na ano, mga kapatid, tanggapin yung covenant, no? Yung pakikipagkasundo mo sa Diyos, na kung wala ang Diyos at ang ganyang kapangyarihan, mga kapatid ko, you will not be separated from this world. You will not be separated from what your heart desires. Everybody say amen. Amen. Naintindihan niyo po ako? Now, sabi sa Bible, mga kapatid, sabi ni Kristo, what is bound on earth will be bound in heaven. And whatsoever is loosed on earth shall be loosed in heaven. So, mga kapatid, no one can be accepted. Hindi ka kailan, mga kapatid, matatanggap, and you cannot be taken in except, mga kapatid, that he has first heard and learned the gospel. Sino po ang nakakaalam kung ano ang Ebanghelyo? Tama niya ang people. What is the gospel? Oh, umiiwas kayo ah. Dito, ano ang Ebanghelyo? Sino yung makakasagot? Ibigyan ko na isang daan. Ano yung Ebanghelyo? Wala. Limang segundo lang, bibigyan siya pa para wala yung isang daan. Ay, mga pastor, huwag nakasumali. Alam niyo, meron niyo. Sa young people. Oh. Ang alam natin, wala talaga. Meron ba, meron ba? Oh, si Brad, si Brad, si Brad. Ayan, si Brad. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, ito po yung pagsubo sa Panginoon, which is ang death, burial, or resurrection, or ang pagsisisi, ang bautismo sa tubig, ang bautismo process, dito sa atin naman. Okay, mamaya, ano yung isang daan mo? The gospel is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ, which corresponds to our repentance, baptism in water in the name of Jesus, and receiving the Holy Ghost with the evidence of speaking in tongues. Unless, mga kapatid, you understand what the gospel is, you can never be baptized. Marami ang nababautismohan, pero hindi talaga alam kung anong tunay na meaning, kung ano ang Ebanghelyo. You must believe and you must agree with what you have heard. Kinakailangan, mga kapatid, alam mo yun eh. No? Dahil yun ay parte, magiging parte ng buhay mo. Magiging bahagi yun ng buhay mo, mga kapatid. Remember, baptism. I am not only speaking about water baptism. No? But the Holy Ghost baptism, mga kapatid. Baptism is a covenant. It is an agreement. No? Ito yung pakikipagkasundo, ito yung pakikipagtipan mo, ito yung pagpapahayag mo ng yung banal na pag-ibig in relation to your brothers and sisters, in relation to your obedience, mga kapatid, kay Kristo sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kabutihan, sa kanyang karangalan, regardless of what evil the world says about him, mga kapatid ko, nauunawaan mo kung ano yung iyong tinanggap. And remember, you are assured in your baptism, mga kapatid, at alam mo na ikay tinanggap, mga kapatid, bilang anak ng Diyos. Alam mo ikay bahagi ng kamatiran, alam mo ikay bahagi ng katawan ni Kristo, mga kapatid ko. Why? Because faithfully, in your heart, mga kapatid ko, you have a desire in your heart, mga kapatid, andun yung desire mo na makiisa sa Panginoong Hesus Kristo, sa kanyang mga anak, sa kanyang katawan, mga kapatid, at talikuran ang anumang bagay sa mundo ito. When you are baptized, mga kapatid, and when you have been baptized in the name of Jesus, when you have been baptized in water, and when you have been baptized by the
pa rin Pentecostal young people. Mga kapatid, yes, they have been baptized. They are long hair. Mga kapatid, but there are things sa kanilang buhay, especially pagdating sa kabanalan, ang hindi pa nila totally na isusurrender sa ating Panginoon, mga kapatid ko. Remember, baptism, mga kapatid, kapag ka ikaw ay nagpabautismo, you must be willing to forsake everything for Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit mga kapatid, hindi mo desire ng Panginoon? Kaya nga mga kapatid ko, nagsawa na ang Diyos eh, sa lumang kipal, di ba? Yung pag-aalay nila ng hayop, mga kapatid ko, naghahanap ang Diyos ng kakaibang uri ng pagsamba at pagpupuri na ituloy nakita niya kay King David, mga kapatid. And what God's desires sa bawat tao, mga kapatid ko, natatanggap ng bautismo ay ano? I-offer niya ang kanyang katawan. I-offer niya ang kanyang sarili, mga kapatid, para ito'y mapawalang sala na ika'y nananampalataya sa Diyos na hindi kanya iiwan even in times of need, mga kapatid. God will rescue you sa anumang sirkumstansya ng iyong buhay. Yan po ang tunay na bautismo, mga kapatid. Remember, whoever who wants to rule with God must be ruled by God. Kung gusto mong maghari kasama ng Diyos, kasama ni Kristo, kinakailangan pamunuan ka muna niya. Whoever would do the will of God must give up his own will. Kinakailangan, mga kapatid, yung kalooban ng Diyos, whoever would find something in God must lose much of himself and more of him. Hindi na ako Panginoon kung ikaw na. Katulad ng sinabi ni John the Baptist, he must increase but I must decrease. Yan po ang nilalaman ng tunay na bautismo, mga kapatid ko. You are willing to forsake everything for Christ. And you will allow His will na siyang maganap sa'yo. Not your own will, but His will. Not your way, but His way. At kapag ganyan, mga kapatid, hindi ko sinasabing lahat tayo perfect na. Hindi ko sinasabing ako'y ganun na, mga kapatid. Lahat tayo may imperfection, mga kapatid. But if you have decided to be baptized in water in the name of Jesus, and if you have been baptized by the Holy Ghost, mga kapatid ko, you must forsake everything for Him. Pero madalas, mga kapatid, yung kalooban pa rin natin ang nasusunod, yung kagustuhan pa rin natin ang nasusunod, lalo pagdating sa pag-ibig. Amen? This is not my topic, but I want you, gusto ko lang madaanan. Lalo pagdating sa puso. Alam ko meron dito may young people na may kasintahang unbeliever. At alam niyo naman po sinasabi ng Bible tungkol dyan, mga kapatid ko. Be not equally yoked with an unbeliever. Amen? And if you have decided to be baptized in His name, and you have been filled with the Holy Ghost, decide whether or not kung sino ang pipiliin mo. Your relationship with Christ or your relationship with your unbeliever boyfriend or girlfriend. Marami pa rin hindi nakakasunod sa kabanalan. Putol pa rin ang putol ng buo. Excuse me sa mga bago. No? Hindi ko po sinasadya na kayong patamaan. Yung mga dati na. Yung mga nasa likod niya. Sa church lang banal. Pero paglabas ng church, hindi. Nagpapantalon pa rin. Nagkukolorete pa rin. Naghihigaw pa rin. Pero baptized na yun. Sinasabing nakarisip na ng Holy Ghost. Hindi mo talaga naintindihan ang tunay na kahulugan ng bautismo na iyong natanggap hanggat iyon ay ginagawa mo pa rin. Hindi mo talaga natanggap. Ay, hindi mo talaga naunawaan. Kasi you
ganun pa rin yung ginagawa mo eh. Wala pa rin binago eh. Ano sabi sa Bible? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Anong new sa'yo kung ikaw, ang suwag mo at sura mo, eh katulad ng di mananampalataya. Pag-araw ng Lunes ang Sabado. Where is the true baptism in that? Hindi po ako nagagalit. Nagsisipo lang ako, te. Now, napakaganda po nito, mga kapatid, na ito yung binigyan na topic sa atin para maunawaan natin, bawat young people, kung ano talaga yung tinanggap nyo. Bakit kayo nabautismo? Sinabi nga ni Pastor Alvin kanin, bakit kayo nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus? Bakit natin kailangan tanggapin ang banal na Espiritu? Sino may Holy Ghost dito? Taas ang kamay. Ha? Holy ba talaga yan o ghost lang? Yung iba, ghost lang yata pumasok eh. Kaya hindi pa rin makasunod sa dapat. Hindi pa rin makasunod sa tama ang katuruan. Amen? Remember that the Holy Ghost will teach you everything. Will teach you all things. And if yung Holy Ghost ay talagang natanggap mo, you must have a teachable spirit. Kailangan magpaturo ka. Magpasakot ka. Saan? Sa katuruan ng salita ng Diyos. Now, what is the essence of true baptism? We want to say more about the baptism of the new birth. Ipinakita ni Kristo, mga kapatid, na ang bautismo, ang kapanganakan muli, this is not only an external symbol. Yung iba nagpapabautismo, it is only for external symbol. Nakaka-receive ng Holy Ghost, yes, they speaking in tongues, I do not doubt what you have received, mga kapatid, but only for external symbol. Alam mo, masabi, meron. It is not just being born again, it is not just being born of water and born of the Spirit, but rather baptism is that you are bathing your soul. Pinaliliguan mo ang iyong karnuwa. Binubuhay nito ang iyong espiritu at iyong hugasan. Nililisan ang iyong puso sa anumang pita at sa anumang appetite ng kamunduhan. Baptism is killing and stealing all of the desires and disobedience, mga kapatid, na ano, na nakaset against sa Diyos. So pag ikaw ay nabautismo, pinapatay mo na, mga kapatid ko. Pinahihinto mo na. Pinatitigil mo na ang anumang nasa, ang anumang pagiging sumail ng iyong laman, anumang bagay, mga kapatid, na laban sa salita ng Diyos. Kaya nga, baptism is the not my will, but thine be done. Everybody say amen. Kaya mga kapatid, kung talagang ikay nagsasaliksik na magkaroon ng renewal ng buhay, mga kapatid, baptism is not a dunking and roaming. Kundi ang baptism, ito po yung joyous, ito yung masayang pag-rescue sa'yo. Mula saan? Mula doon, mga kapatid, sa whirlpool. Ano ba sa Tagalog yung lumiikot-ikot na gano'n sa tubig? Ha? Yung sa tubig, sa tubig. Buhari pa yun. Ayun, basta yun lang. Hinango ka ng Diyos doon. Masaya ka dahil hinango ka ng Panginoon doon. And what is that whirlpool? Ayun, mga kapatid, yung desire. Ando po, mga kapatid, yung lust. Ando yung carnal appetites, mga kapatid ko. And you have been resurrected from the miry clay of sin's imprisonment. Yun, mga kapatid, ang essence ng baptism. Bakit ka nabautismoan? Ito yun eh. Nagagala ka. Dahil hinango ka ng Diyos eh. Pero mga kapatid, marami pa rin mga kabataan kumikilos, nag-iisip, mga kapatid ko, ang pag-uugali parang hindi hinango mula doon sa whirlpool na yun. Parang hindi hinango dun sa rusa, dun sa putik ng kasalanan na siyang bumulbukilan mo sa kanila. Hindi ko po naranasan, mga kapatid, sapagat ako po'y bata pa, nasaved na kami.
I was baptized, mga kapatid, 11 years old, no, 1977, nakakilala kami sa Panginoon. Hindi ko naranasan na magbisyo. Hindi ko naranasan yan. May times na nagiging curious ako kung ano yun. Pero salamat na lang sa Panginoon, mga kapatid, na yung curiosity ko, sinasagot na kanyang mga salita. Andiyan yung mga magulang ko na nagpapaalala, nagsasaway, no? Laging nagbibigay ng advice, kaya kayong mga anak, lagi kayong makikinig sa sinasabi ng inyong magulang. Minsan kasi may mga anak, mga kapatid ko, na kapag kasinaway ng magulang, nagagalit sa magulang, nagdadabog, nagtatampo, mga kapatid ko. Remember, alam ng magulang, mga kapatid, especially kapag ka ang magulang mo ay godly, kasama mo silang naglilingkod sa Panginoon, alam nila yon, mga kapatid ko. Hindi ka naman nila hahayaan, hindi naman sila matutuwang makita kang napapahama. Everybody say amen. Amen. So salamat sa Panginoon. Hindi ko naranasan yon, mga kapatid. Hindi ko naranasan makatingin ng alak, magbisyo, maging adik, mga kapatid ko. Bakit? Sapagkat bata pa lang kami, tinawag na kami ng Panginoon. Amen. Kaya wala akong masyadong patotoo eh. Patotoo ng kabutihan ng Diyos, pero kang patotoo ng pagbabago ng buhay na dati ako'y ganito, hindi. Pero pasalamat pa rin ako sa Panginoon na hindi ko na kailangang maranasan yon para makilala ko ang Panginoon. Amen? Na bago pa lang dumating ako sa punto na yon, ang aming pamilya ay iniligtas na ng Diyos, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Now there are two types of baptism. Alam na po natin yun, mga kapatid. Number one is baptism in water. Number two is baptism of the Holy Ghost. So itong baptism of water, in water, mga kapatid, ay ito ay very widely used, mga kapatid, sa many denominational and non-denominational group, mga kapatid ko. Pero tandaan po natin, hindi tayo dapat umalis sa tunay na meaning ng baptism ayon sa Biblia. Everybody say amen. Now remember, water baptism, mga kapatid ko, is intended to signify the burial of the flesh after that the person experienced death to sin, pagkatapos na siya ay magsisi. Mga kapatid ko, kapag ka ikay binautismohan, ikaw ay inililibig. Kaya kung hindi ka pa nababaptize sa tubig at nag-decide kang magpabautismo, tanggapin at sundin ang kanyang mga salita, mga kapatid, pag binautismohan ka, ang inililibing ka. Kaya nga ito, mga kapatid, ay katulad ng death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. When you are being baptized in water, ay natatanggap mo yung burial ng alin? Ng inyong laman. Hindi na yung dating ikaw. Hindi na yung dati, mga kapatid, kung matigas ang ulong kabataan. Hindi na yung kabataan, mga kapatid, na suwail. Kundi pagka ikaw, inilip mo sa tubig at pag-aon mo, yung dati mong pagkatawi na ilibig na sa tubig. Everybody say amen. Amen. But sometimes, mga kapatid, maraming mga tao, they fail to comprehend the profound significance and symbolism na naka-attach sa water baptism by immersion. Kaya nga, mga kapatid ko, yung water baptism sometimes ay nagiging ritual na lamang at hintawang wala po yung tunay na mensahe nito. Amen? The second is the baptism of the Holy Ghost. So pagkatapos mo, mga kapatid ko, may ilibig kung paano si Jesus Christ inilibing at nabuhay na maguli, mga kapatid ko, ikaw rin naman ay kinakailangan mabautismohan ng banal na Espiritu. Alam na po ng iba yun. Ito yung sinasabi ko para sa hindi nakakalam pa. Kinakailangan matanggap mo yun. Hindi tao ang magbibigay nun. Kundi Diyos mismo, mga kapatid, na i-impart niya ang kanyang Spirit sa iyo. At ito po yung tinatawag nating rising or resurrection to a new life by the power of the Holy Ghost. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa patay, mga patay, mga kapatid, para sa kaluwalhatian ng Ama, tayo rin na may makalalangan sa isang panibagong pamumuhay.
Pero nakalulungkot pa rin, mga kapatid. Sometimes we have overlooked the fact that the Holy Spirit function, mga kapatid, aside from giving life to a new creature in Christ, mga kapatid, at matuturo sa atin, tandaan po natin ang Holy Ghost, mga kapatid, ay gumagawa ng isang process sa ating pong buhay. At anong process yun? Process ng paglilinis. Hindi porke natanggap ko ang Holy Ghost ay agad-agad, mga kapatid ko,